makuha. Sabi nga nila, pag babae nagpa-park, ganyan. Pero hindi, magaling ako mag-park. Promise. There you go! Okay, okay, okay. Hello everyone! Welcome once again to my YouTube channel. It's Ima, alive na alive. Galing po ako ng opisina. It's already 5:46 PM sa Doha, Qatar. So sa Pilipinas, 10 na no? 10:46. March 24th, Wednesday. Patuloy pa rin ang paglaban sa COVID-19. Yan ang sasabihin ko ngayon kasi matagal akong hindi nakapagkwento sa inyo, matagal akong hindi nakapag-vlog dahil nga doon. Supposedly, uuwi ako ng March 12th, okay? Para sa opening nung cafe. Ayan, may cafe na si It's Ima. Yehey, palakpahan. Yung matagal ko nang pinangarap namin ni Jamila na cafe na mayroong live acoustic music. Parang hugot yung theme. Yung ambience niya is puro hugot everywhere. Mula sa hagdan, pag-akyat mo, sa pintuan, sa main entrance, tapos dun sa loob, yung mga stickers on the glass window, puro hugot yon. Puro mga pinagdaraanan ng mga tao. Ganun kasi kung tao eh. So dun nagre-reflect. Nag-reflect dun sa cafe lahat. Tapos may live acoustic siya. Pinatugtog ko yung anak ko, syempre ginamit natin ang ating mga Junakis. Mga OPM yung mga songs, yung mga kinakanta. Mamaya bigyan ko kayo ng mga clips galing dun sa Glass House. Ay March 15th. Unfortunately, hindi na ako napag-travel nung March 15th. Ah, sorry, nung March 12th. Why? Kasi March 9th, in-announce na, dineclare na ng Qatar yung travel restriction. Pwede ka lumabas ng bansa, kaso hindi ka muna pwedeng bumalik. So, nakakatakot yun. Kasi hindi mo alam kung kailan ka makakapagbalik para makapag-work ulit din sa Doha. So, I opted na mag-stay na lang muna. Unfortunately, hindi ako nakapunta sa opening. Hindi ako makakapunta supposedly sa graduation ni Lara Isabel. March 25th naman yung graduation or 28th. Ganun. Buti na lang din hindi ako tumuloy. Why? After no opening, hindi na nag-run yung cafe. Kasi nag-declare naman ang Pilipinas ng total lockdown sa Manila at sumunod dun sa buong Luzon. Yun ang nangyari. So buti na lang din hindi na ako umuwi kasi wala rin. Hindi ko rin, ang dadatnan ko lang sa Pilipinas ay opening ng Glass House Cafe, pero hindi na rin nag-run mula noon. And then si Lara naman hindi na tuloy yung graduation kasi nga social distancing na, nag-declare na ng enhanced community quarantine sa Pinas. Wala na rin yung mga events, yung mga affairs, pinaiwas na yun ng gobyerno. Dahil kailangan na ng total lockdown na nga. Nag-stay ako ng Qatar, kaya hanggang ngayon nandito ako March 24th. Ngayon naman dito sa Qatar, social distancing, ini-implement na rin nila. Sinisimulan unti-unti. Like yung mga restaurants, di ba? Restaurants, closed na. Pwede lang take away. Tapos yung mga parks, beaches, ganyan, sinara na rin. Meron silang in-announce recently sa vehicle, yung kapag private vehicle ka, dapat isa lang yung sakay. Depende, kung meron kang kasakay na isa, dapat may reason ka kung bakit magkasama kayo. Halimbawa, kung magkatrabaho naman kayo, galing kayo ng opisina, I think it's allowed. I think. Sa company namin, nagkaroon na ng curfew, bawal na rin parating lumabas para mag-grocery. Kasi nga iniiwasan yung magsama-sama yung mga tao, magkaroon ng gathering, magkaroon ng pagkakadikit-dikit yung mga tao sa isang lugar, sa bawat lugar. So, sumunod lang po tayo. And salute to all of you dun sa mga frontliners sa Pilipinas, especially doctors and nurses na naapektuhan, na-infect, yung mga hindi nakaligtas. We feel sorry for them and we should be proud of them kasi
talagang halos tinaya nila yung buhay nila. So tayong mga Filipino naman, ang tanging mga gawa natin is to stay at home. Yun lang talaga, dapat tumulong tayo, makiisa tayo. Wala tayong, walang mabigat na hiningi ang gobyerno kundi manatili sa mga bahay. So yun, sinasabihan ko talaga yung mga anak ko, wag na wag kayong lalabas. May pass lang sa bawat isang pamilya, isa lang, di ba? Isa lang ang magkakaroon ng pass para mag-grocery. Yan, sundin na lang po natin yan. Sa Qatar, ganun din kami sa Doha, sumusunod na lang kami. Make sure na ginagawa natin yung mga preventive measures para maiwasang yung pagkahawa, yung pagka-infect natin at pag-i-infect natin sa ibang tao. Lagi lang maghuhugas ng kamay. Ako ngayon, pagdating ko yung naunang kong ginagawa kasi ito, hindi ko masasabing malinis. Sa opisina, galing ako, may mga papel na pinipirmahan, may ballpen kang hinawakan, pintuan ng kotse, pintuan ng yung mga main doors na steel pa siya. Ang virus kasi mas nananatili sa ano, 'di ba, sa bakal, sa steel. Umaabot ng 9 hours. May nagsasabi pa nga up to 3 days nandun pa rin. So kung hindi na disinfect 'yon at hinawakan mo, nanatili na sa kamay mo. So mayat maya sa opisina nag-hand wash talaga ako, nag-sanitizer, nag-alcohol. Hindi po 'yun arte. Kailangan nating gawin 'yan ngayon. Okay? Tapos pagdating pa rin ng bahay, una mong gawin maghugas ng kamay. And maligo. Tapos yung damit mo, pagkatapos mo suotin, ihang mo lang sa labas para kinabukas sa maarawan tsaka mo ipasok para labhan. Yan lang mga pwede kong i-share sa ngayon. And take lots of vitamin C. Kung walang available na vitamin C ngayon, pwede naman galing citrus or orange. Yan, pongkan, yung mga ganyan. Tapos zinc. Nakakapag-boost ng immune system yung zinc. Lemon water. Lagi sa opisina nagle-lemon water kami with ginger. Maganda yan. So now, habang nag-i-implement ang buong mundo ng social distancing at quarantine and pag-iingat, etc., preventive measures, ito lang ang pwede ko i-share sa ngayon, sa ngayong araw na to, yung opening ng Glass House. I'm very proud of this and I want to thank God for this. I want to thank the company for this kasi dahil sa Qatar Store, dyan nakasave tayo ng pang-invest doon. And I want to thank my sister Gemma and my brother-in-law June for sharing the opportunity with me. And si Jumina tumulong din naman doon. Ayan, maraming salamat. So now I'm going to show you the clips from Glasshouse Cafe. Until the next vlog, I'll make sure na may ma-share ako kung ano mga ginagawa ko sa loob ng bahay. Thank you so much po sa lahat ng mga subscribers. 1,200 na ngayon. Nasilip ko lang kanina sa dashboard. Maraming salamat. And patuloy po sana kayong manood ng vlogs. Papasok na ako sa villa ngayon. Bye-bye! Keep safe, everyone! Thank you.
Okay.